If given the opportunity to win, how will you respond to the poor who seek for an immediate health care, especially in the areas that are far from the hospitals? Does your campaign have a plan to address healthcare? Madali lang yung healthcare sa akin. And you know, healthcare is, first of all, we cannot cure anyone. We cannot cure everyone. Okay? We cannot help everyone na bibigyan libre. It's just not possible. Na-compute na yung cost eh. Kukulangin yung pera natin. But we can cure many more people. Like sa rural areas, first, magtatayo nga tayo ng 17 regional hospitals. Pero i-improve natin yung 1,500 rural health unit, yung health center. Specific. Ang health center natin, kailangan lagyan mo ng blood analyzer. Ano yung blood analyzer? Check ng complete blood count, creatinine, fasting blood sugar. Kailangan may ganun. May cost yun eh. Kailangan maglagay tayo ng isang medical technology sa health center para may libreng blood test yung tao. Diba? Unlike now, we just wait for them to die from kidney disease, heart attack. Hindi na gamot yung high blood and diabetes. Plus, pupunuin natin ng libreng gamot ang health center. Mapupuno natin ng gamot for high blood pressure, for diabetes. I know this because I work for the Department of Health. Hindi to alam ng tao. I work for the Department of Health for 5 years under Secretary Ona. 2010 up to 2014. Close in ako kay Secretary Ona. Inaral ko lahat yun. Alam ko ano strength and weakness ng DOE. Kasama ako sa mga execom meetings. Close kami ni Secretary Ona. Nakita na namin yung anong gagawin, anong plan, ano yung kulang. Ang sabi ko kay Secretary Ona noon, sabi ko, Sec, parang hina-hina ng healthcare system natin. Konting bagyo, konting sakit lang, babagsak na. O konting butas lang. Sabi niya, ganyan talaga yan. Talagang konting butas lang. Sobrang weak. This is what happened with COVID. Konting cases lang tayo, sarado na, di ba? ECQ na. Paano? Puno agad eh. Nakapila agad eh. Di ba? Paano? Hindi tayo nang devote ng hospital for COVID, di ba? Yung mga doctors and nurses natin, marami tayong doctors and nurses, ayaw lang nila pumasok na. Kasi syempre, demoralized na sila, mababa pa sweldo, wala pang encouragement from the top. Sabi nila, huwag na lang, hindi na ako magkiklino, mamamatay pa ako dyan, di ba? So, ayaw na lang nila. Kaya kulang. Kaya tayo nala-lockdown, kaya tayo nalulugi. So, we have to solve the pandemic first and prevent future pandemics. That's the only reason I'm running now. Kasi ngayon, number one ang health eh. In another time, baka hindi ako ang candidate nyo. Pero ngayon, mas kailangan ako ng tao.